Ngayong araw ang ikapitong anibersaryo ng pagpanaw ng Philippine basketball legend na si Carlos Caloy Loizaga bilang pagbibigay pugay sa isang tunay na alamat sa larangan ng palakasan. Panoorin natin ang special report ni Rafael Bandairel. Hindi maikakailang napakalapit ng puso ng mga Pilipino sa sport ng basketball. Simula nang dalhin ito ng mga Amerikano sa archipelago noong taong 1910, ito pa rin ang pinakapopular na sport sa bansa hanggang sa kasalukuyan. Sa pagdaan ng mga dekada, napakaraming manlalaro na ang bumihag sa puso't isipan ng bayang aliw na aliw sa basketball. Pero bago pa nakilala ang mga hardcourt icons na sina Robert Jaworski, Ramon Fernandez, Benji Paras at mga modern-day superstars na sina Mark Caguiwa, James Yap at Junmar Fajardo, si Caloy Loizaga ang siyang unang nagbigay kinang sa Pilipinas sa mundo ng basketball. Hanggang ngayon, wala pa rin Pilipinong nakakatumbas sa mga kontribusyon ni Loizaga sa eksena ng international basketball. 10 beses lang naman itong lumahok sa mga kompetisyon habang suot-suot ang Philippine tricolors. Pero sa dinami-dami ng mga kampanyang pinangunahan ni Loizaga, ang pinaka-di malilimutan dito ay ang pangalawang FIBA World Championships na idinaos sa Rio de Janeiro, Brazil noong taong 1954. Sa naturang tournament, pinangunahan ng tinaguriang The Big Difference ang Pilipinas sa isang podium finish. Tansong medalya ang nakamit ng mga basketbolistang Pinoy matapos makapagtala ng record na 6-3 sa torneo. Maliban pa diyan ang 6'3 do-it-all player din ng bumida sa Pilipinas sa pagsabak ng bansa sa 1952 Summer Games sa Helsinki, Finland, sa 1956 Summer Games sa Melbourne, Australia, at sa World Basketball Championships na ginanap sa Santiago, Chile noong 1959. Nagtapos ang 15-year career ni Loizaga dahil sa pabalik-balik na injury sa kanyang tuhod noong siya'y 34 anyos pa lamang. Gayunpaman, hindi na mabubura ang tatak na iniwan nito sa kasaysayan ng Philippine basketball. Rafael Bandairel, PTV Sports.